kumusta? Welcome uli sa ating lesson sa araw na ito tungkol sa HTML. Tutuloy natin yung usapan natin dun sa ibang mga tags na napaka-common na kailangan natin maging familiar. So, nung nakaraan na pag-usapan natin yung mga self-closing tags katulad ng line break. Ito, mayroon line break dito. At yung horizontal rule. Ilan lang yan sa mga self-closing tags na hindi na kinakailangan ng closing tag na katulad nito. Napag-usapan din natin yung tungkol sa mga list, ordered list at gayon din yung unordered list. So ngayon, pag-uusapan natin yung image. So yung ating web page hindi magiging maganda kung walang konting image. No, hindi naman natin sasobrahan. Kaya paano ba ginagamit o paano ba tayo mag-insert ng image? So dito sa banana, halimbawa, gusto natin lagyan ng image. Dito sa aking folder, nag-download na ako ng dalawang file. Isang banana, isang orange. So, dito sa list item natin na banana, gusto natin lagyan ng konting image para mas maganda. No? Ang image ay IMG. Ayan. So, IMG, tab. Pag ginawa natin yon, sasabihin ng Visual Studio, ano yung source? Yung ibig sabihin ng SRC, ano yung source? So, dahil yung ating HTML file ay katabi naman ng ating image file ng banana. So, pwede na natin lagay dito na bananas.jpg. So, na-detect ng Visual Studio na meron niyang ganung file na katabi itong HTML, no? Index HTML. Kaya pwede natin click na lang yan para kompletuhin. So, check natin ulit. So, dito makikita natin, ito yung HTML file, andun yung inyong banana o yung file natin, image file natin. Okay? So, yun yung SRC. Kapag sinave natin yan, ano itsura kaya? Refresh natin ito. Oh, laking banana. So, sobrang laki ng banana ito, kaya medyo nasira yung webpage natin. Pero, paano ba natin malalaman kung paano ito palilitin? So, gagamitin natin yung reference, no? Dito sa ating W3 Schools. So, punta tayo dun sa complete reference. Hanapin natin yung image tag. Click natin yung image tag. Tapos nakalagay dito na pwede pala natin lagyan ng width at saka ng height. At meron din binabanggit na alt. Ang alt, ano ba ibig sabihin ng alt? Yun yung alternate text for the image. Kaya kung hindi yan nag-display, hindi na download for some reason, ano yung text na ilalagay? So, halimbawa, na mali tayong spelling dahil ang computer ay eksakto dapat banana lang nilagay natin. Ngayon tingnan natin dito sa ating webpage. So wala ano, walang picture kahit naglagay tayo ng ing. So kapag mayroong alt or alternate text picture o bananas, lagyan natin ganyan, save natin, refresh natin ito. So meron dong pumalit, picture of bananas. Nakapalit, sinasabi dito na meron sana ng picture dyan, kaya lang hindi na load for some reason. So yan ay para doon, at isa pa para sa mga screen reader. So mga sa mga bulag, pwedeng basahin yan ng screen reader na kapag number one, list, banana, pictures of banana, o picture of bananas. So yun yung alternate text. Pero kapag tama naman yung ating source, balik natin sa dati, source, save natin yan, refresh. So, magde-display naman yung banana mismo. Ayan. Kaya lang, masyado malaki. Kaya balikan natin ulit yung reference. Sabi, pwede natin specify yung width at saka yung height. So, lagay natin dito. So, ang tawag dito sa SRC at saka alt ay attributes. So, ito yung HTML tag. HTML tag yan. Ito ay attributes. So, kailangan may space in between. May space in between. Ayan. Tapos, kung gusto natin lagyan dito ng gusto natin dito lagyan ng width, so space muna tayo, then width, and then pagpalagay natin mga 100 lang. So bukan natin 100 pixels. Pixel po ito, pwedeng wala nang lagay. So sabi dito sa reference natin yung width pixels. So pwede natin hindi lagay yung px, lagay lang natin yung p 100 lang mismo. Save natin yan. Tingnan natin yung itsura. Ayun. So, lumiit na. So, naging maliit na yung file ay yung size ng ating image. Hindi naman necessarily na
lumiit yung file natin. Kasi pag load natin ito, so malaki pa rin. Ayan, ganyan, malaki pa rin yung ating yung banana dito. Yung display lang ang napalitan. So kung gagawin natin itong halimbawa mga 50, ang weight niya ay 50 pixels, refresh natin, ganun lang kaliit. Ngayon, but hindi na natin kailangan lagay yung height. So, ang HTML medyo ino-automatic na niya na in-assume na niya na yung height ay proportion dun sa width. So, para hindi ma-distort, no? Kasi kung ito lalagyan natin ng height na 100, pwersahin natin yung height niya ay 100. Tingnan yung mangyayari. So, madi-distort. So, kapag in-specify lang natin yung width, ino-compute na ng browser kung ano yung tamang height. Ayan. So, ganyan yun yung tamang height. So, pwede yan, pero mas maganda specify natin yung height sana. So, paano natin malaman kung ano yung height na to para ma-specify natin? Para explicit tayo. So, natutuhan natin ng unang mga lesson. Right-click natin, inspect. Ayan. Tapos dito, nakikita natin yung width na 50 pixels, pero ano yung height? So, makikita natin yung height dito. 33.281. At makikita rin natin dito kung gagamitin natin itong select element inspector. Yun. So, ang itong tag na ito ay IMG na mayroong width na 50 by 33.28. So, inilagay natin dito sa height. Height ay 33.28. Tama ba? Tingnan 33.28, tama. Okay, so, save natin yan, refresh, not much will change dahil pareho naman talaga. Pinopia lang natin yung image. So, yan yung isang paraan para maglagay ng image. Lagyan din natin itong orange. So, sa pagitan nito, siguro mas maganda sa ibaba natin yung ating image ng banana. O, ano nga gagamitin natin doon? So, gagamitin natin yung line break, BR. Right, line break. Purihin natin ang necessary space, i-tab na natin doon or i-enter na natin para total doon naman siya pupunta, tanggalin natin yung space doon, then refresh, yan, bumaba siya. So, mas magandang tingnan naman natin ngayon yung orange. So, mag line break din tayo dito and then enter, pagkatapos tsaka tayo maglagay ng IMG. So, kung i-nest natin ang isang element sa isa pang element, mas magandang i-tab natin ganun para makikita natin visually dito na itong IMG element or tag na ito, element na yan dahil kompleto na yan. So, pag nilagay na natin dito sa webpage, element na yan. Yung IMG element na ito ay nasa ilalim o nasa loob ng list item na ito. So, ganun din ang gagawin natin dito sa orange, IMG, tab. Ang source natin ay meron tayong oranges dot JPG. Ayan. Meron din tayong orange kasi dito sa tabi ng HTML. So, bananas, orange. Okay, so, pag itinab natin, lilipat siya doon sa susunod na suggested na attribute value na alt. So, lagayin din natin dito, picture of oranges. Okay. So, ngayon, tingnan natin ano ba result. Dahil hindi natin specify yung width at height, tiyak na malaki yan. Ayan. So, malaki. So, katulad nung ginawa natin dito sa banana, copyin na lang natin itong attributes ng width at height para pareho lang din ng makikita natin sa orange. Save natin yan, refresh natin. Yun, so maganda. So, ang tawag dito sa linking na ito, o referencing na ito, kung natatandaan nyo sa Excel, merong relative at saka absolute referencing, di po ba? So, ganun din dito sa HTML, sa web pages. Meron din ganun. Ito ay relative kasi katabi lang naman niya. Hindi na niya kailangan malaman kung nasaan ba yan. Nasa ang hard disk ba yan? Nasa ang location ba yan? Basta katabi ko siya. So, wala tayong nilagay na kahit anong information ng location. Kasi magkakatabi sila. Paano naman yung absolute? So, kumuha tayo ng halimbawa. Para sa chocolate, ang gawin natin, kuha tayo sa website. Ito, meron na akong sinerch dito na chocolate, picture ng chocolate. Click natin ito. Click natin yan para makita natin yung source. Tapos, kopyahin natin yung pinaka-location niya. So, paano natin yan makukopya? Hindi, right-click na lang natin ito. Tapos,
copy image address. Right click yung image, copy image address. Punta tayo dito sa Visual Studio. Lagyan natin ng line break ito. Enter natin. Then, mag-indent tayo ng isa pa para magandang tingnan. IMG, tab. So, dito sa source, SRC attribute, ang ipipaste natin yung kinopya natin ng image address galing dito sa Google Chrome. So, paste natin, medyo mahaba-haba. Pero yun yung location ng image na yun. So, pag inalt natin or tinab natin, specify natin yung alt dito. Good practice po ito, kaya nakalagay sa Visual Studio Code. Picture of chocolates. Chocolates. Okay, so save natin. As usual, malaki yan dahil ang laki ng source natin. Kaya copyin natin yung width at saka height na attributes. Save. Refresh. Yan. So, yung height nito ay hindi na-calculated. So, for this exercise, tanggalin na lang natin yan. Kasi para lang dun yan sa banana. Eh, medyo distorted yan. Hindi lang halata. Dahil, parang proportion sila lahat. Pagtingin na natin, sinave. May konting difference, di ba? So, maganda naman pala yung kanina. Undo na lang natin. Hindi naman halata yung chocolate na medyo smash ng konti. Ayun, smash ng konti na flat. So, okay lang. Para medyo uniform yung ating images. So, yun yung tiyatawag na relative source. O SRC. Relative linking. At saka itong absolute. Kasi andito yung absolute location niya. Andito sa server ng wikimedia.org yung picture ng chocolate na yun. Kaya, yun yung absolute. So, kahit saan tayo pumunta, kahit tingnan natin dito, wala naman dito yung chocolate, hindi natin dinownload. Pero dahil meron siyang complete address, makikita at makikita pa rin ng web browser, as long as may internet, yung image na ito. Kaya, complete address siya. So, ito, kapitbahay lang natin, hindi natin kailangan ng kumpletong address para pumunta sa ating kapitbahay. Hindi ba? Katabi lang natin. So, ito, hindi natin kapitbahay pero may complete address tayo kaya alam natin kung nasan siya nakalocate. So, yun yung image.